What's up mga Lods? Andito naman ako para magbigay ng idea kung gaano ba kalakas kumain ng isang American Bully. Ang bida dito sa video nito guys, walang iba kundi ang ating Bog. Ngayon, kasama ko dito si Sia, ito si Syra. Si Syra guys, hindi ko pa alam kung buntis eh. Kasi pinaistad ko yan, para lumaki naman yung chin niya. So 1 month na siyang 1 month yung simula nung naistad siya, 1 month na. Kaya hindi ko pa sure kung buntis siya o hindi. Ngayon guys, kaya kasama natin si Sia at Syra. Ikukumpara natin yung kain ni Bogs sa kanilang dalawa. Okay? Simulan natin to. Ngayon guys, syempre, andito, papakainin natin sila. Dito yung dog food tsaka yung lalagyan. So, ang gagawin ko muna pakain, iisa-isay natin para makita nyo yung pagkakaiba ng kain ni Bogs. Ang uunahin natin, yung ano ko pala guys, pakita ko lang to. Yung pantakal. Ang laki nito guys. Ang laki pantakal nito. So, isang baso. Si at si Syra guys. Like, isang baso lang ng ganito. So, unahin muna natin syempre si Sia. Si ano ngayon guys? Si Syra. Parang ano ngayon siya? Parang... namimili siya ng pagkain. Sana nag-take. So, pakainin ko muna si Sia. Hey, wait! Good. Sit. Hey! So, dapat guys, isa rin para sa discipline dapat. Pag yung may isang asong kumakain na siya lang, hindi dapat pupunta ng ibang aso. No, Bogs! Hey! No, Bogs! Hey! So, napaka-importante lagi ng leadership guys, lalo na sa pagpapakain ng dog. So, dapat marunong sila maghintay. Stay lang kayo, stay lang kayong dalawa, kumakain si Sia. Ay! Bog! Tingnan nyo guys, hindi niya mapigilan yung sarili niya. Hindi niya mapigilin yung sarili niya kasi yung lakas kumain nito guys. Mamaya may ginda niyo kain nito. Ay! No! Hey! No! So guys, pwede niyo ipoke yung ganun. Pero hindi niyo intention saktan yun. Correction lang yun. Tapos relax na kayo. Tapos kalmado, assertive ka. Pim! Dapat yung pagbibigay niyo ng command. Hey! Siyempre, hintay muna natin matapos kasi si Bebe Sia natin. Guys, usually, pag kadalasan sa ating mga maraming nagtatanong sa akin, yung aso daw nila nag-aaway pag nagpapakain siya. So, isa talaga yun guys, isa sa mga pinagmumulan ng dog fight guys. Kasi yan yun yung tinatawag na resource guarding. So, kaya naman sila nag-aaway kasi feeling lagi nila maaagawan sila ng pagkain. So, yun, ginaguard nila yung pagkain kaya nagkakaroon ng dog fight. Kaya napaka-importante na leadership. Ito si Bogs guys, sobrang siraulo nito. Ito pinakasiraulo ko talaga ng aso. Yan, tapos sa Sia. Siyempre, na-next naman natin yung baby Syra natin. No? So, ewan ko lang guys kung kakain si ano ngayon, Syra, kasi nagmimili talaga siya. Syra. No? Stop! Sit! Maanok siya kumain ngayon. Matamlay. Pihikan. Pihikan siya ngayon kumain. Stop, Bogs! Sit!
Alam nyo guys, nakakainis na nakakatuwa talaga yung si Bugs eh. Alam nyo, sa iyan lang ang ano ko eh, ang lalaki kong aso. Kaya, hindi naman sa ano, medyo favorite lang siya. Shhh! Bugs! Sige! Ito, mayabang to guys. Suwa ko. Shhh! Hey! Ito ka. No, Sia. So guys, si Sia tsaka si Syra, nag-isang takan lang sila. Mamaya guys, pe-prepare natin yung pagkain ni Bugs. Tignan natin. Shhh! Hey! Then guys, tapos na si Syra kumain. Siguro nagtataka kayo kung bakit nandito tayo sa kusina. Kasi guys, si Bugs, matrabaho pa kainin yan. Siya ang pinaka matrabaho kasi ang dami kong nilalagay pa sa pagkain niyan guys eh. So yun, papakita natin ngayon kung gaano ba kalakas kumain si Bugs. Kung si Syra tsaka si Sia, ay si Syra tsaka si Sia nga, no, tag-isang takan si Bugs. Tignan nyo guys. So ito guys. Yan guys, ang dami nito guys. Dalawat na lahating takal yan guys. Tapos, nilalagyan ko pa yan ng kanin guys. Kasi gusto ko mataba lang siya. So yung kanin guys, pag gusto niyo magpataba ng aso, pwede kayo maglagay ng kanin sa ano. So si Bugs, nilalagyan ko pa siya ng kanin guys. Kaya mabilis din maubos yung bigas namin. Lakas na sa loob ko sa bigas. Kasi si Bugs ang daan lakas kumain talaga niya guys. So hindi ko naman tinitipid yung mga aso ko lalo na sa pagkain. Yan, eto guys, kakabili ko lang nito. Itong yan, bigas na yan, 50 kilos. Pero saglit lang yan guys. Kasama namin dito rin. Ilalagyan ko siya ngayon ng kanin. Ay, sorry. Yan. Dalawa. Tatlo. Yan. Tapos, lagyan natin yung ano. May unting bahaw pa. Lagay din natin to. Yan. Unti lang na bahaw. Ewan ko kasi kung okay pa to parang, pero okay pa naman. Ayan guys, so, tapos ang ginagawa ko sa yan, inaanaw ko ng tubig pa yan guys, pero yun nyo ah. Sobrang dami na nito. Tapos kailangan lalagyan pa ng tubig. Para lalamasin ko yung ano. Yan. Guys, pero yun nyo ah. Ilan bakot to? Usually pag small breed guys, ganito lang. Ganyan kain, okay na small breed. Pero may ilang ganyan yan. Kaya sa mga nagpaplanong mag-alaga ng mga large breed, lalo na American Bully guys, pag-isipan nyo, ma-maintenance na sa pagkain lang naman. At, tapos guys, nilalagyan ko pa ng ganito. So, ito bago lang to guys eh. Itong Royal Canine, Royal Canine, yan. Basta, yun na yun. Yan, appetite stimulation. So, binigay lang ito ng isa sa mga mababait kong client. Binigyan ako ng ano, ng 15 pieces, guys. 15 pieces na ang ganito. Nilalagyan ko pa si Bugs ng ganito, guys. So, hindi naman siya expert yan. Yan. So, kalahating lata sa kanya, guys. Tapos, tubig ulit. Guys, tingnan nyo yan ha. Sa tingin nyo ba, maubos, kaya bang ubusin ang aso nyo to, ganito karami guys. Tignan nyo. Solid guys. Kaya yan, si Bugs talaga, nakakainis na nakakatuwa. Nakakatuwa siya kasi lakas siya kumain. Nakakainis din kasi lakas niya rin kumain. Hindi ko alam kung bakit. Paano ba tayo lakas yung nakakata? Pero ang maganda kay Bugs guys, sa lahat ng dog ko, siya yung pinakamalabing, pinaka-clingy sa akin. Laging dikit ng dikit. So yan guys, tignan na ano, pakainin natin ngayon si Bugs. Tignan natin kung kaya niya ba talagang ubusin tong anong to. Ubusin tong ganito karaming pagkain. Tapos,
Sit. Ah, Bugs. Wow, ah. Kala mo talaga, hina kumain, no? Guys, tingnan nyo, sobrang dami nyan. Punong-puno yan. Ang laking lalagyan yan. Stay, no? Tyra. Sit. Grabe yung katawan nyo. Guys, tignan nyo naman yung katawan ni Bogs, guys. Malapad pa sa akin. Okay, oh. Grabe, guys. Kita nyo naman. Kita nyo naman kung gaano kalakas kumain si Bogs. Ang isang American bully, guys. Ba? Nagingi pa yata. Oh, syempre guys, nakakatapos ng kumain. Tsaka ako nagbibigay ng vitamins. So, ito yung vitamins nila. So, ginagamit ko guys sa kanila. Tiki-tiki. Tignan nyo guys. Mas marami pa silang stock. Eh. Ito sa anak ko to eh. Ito, Nutri-10. Ito kay Syra, itong Moringa guys. Ito dun sa iba kong mga dogs. Ilan ba sila? Ang dami kong dogs case eh. Hindi ko pa nasasama sa vlog. Yung iba kong dog. Eto guys, kakabili lang ng asawa. So, mura lang naman yung tiki-tiki. Pero, para sa akin, okay din to. Kasi, wala pa naman talagang nagkakasakit sa dog ko. Yung sasabihin mong, halos, ayaw kumain, ganito, ganyan. So, wala pa naman. So, pag kayo magpapainom ng, guys, sa akin ha, sa akin kasi, 3ml lang ako magpainom ng tiki-tiki. Napansin ko, ang lakas din nila kumain pag ito yung vitamins nila. So, 3ml lang. Tsaka gustong gusto nila guys. Yan o. Gustong gusto. O, lahat lang yata ng vitamins gusto ng mga to guys eh. See ya, good girl. See ya, good girl. Bugs, sige na Bugs. 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 Asa si Bugs? Bugs, come. Yan na, si Boggy. Grabe, pag dumaan talaga ito, no? Si Boggs. Good. Good boy. Tapos, syempre, pawisan na kami. Pawisan sa init. 5ml naman ito para kay Baby Syra. Good. Good. So yun lang mga kaibigan ko, sa mga nagpaplanong mag-alaga ng large breed, lalo-lalo na American Bully guys, pag-isipan nyo. Pero kung marami naman kayong pambili ng dog food, okay lang guys. Pero hindi lang doon kasi natatapos ang pag-alaga na kaso yung papakainom lang ganito. So kailangan din ng bigay natin yung tinatawag na instinctual needs guys, yung exercise, napaka-importante ng walking sa ato guys, sandaan nyo yan. Discipline, huling-huli lagi, yung pang the baby. Kaya yan, napapasunod ko silang ganyan. Kasi, sinusunod ko yung binibigay ko instinctual needs nila ng sunod-sunod. Exercise, discipline, huling-huli lagi yung affection, guys. So, yun lang, guys. Yun na pinakita ko ng gano'ng kalakas kumain si Bogs. Kaya talaga, doble kayod ako, eh.
kasi magugutom talaga yung mga dog ko, lalo na malalaki pag nawalan kami ng ano, ng income. So, yun ang mga kaibigan, sana may nakuha kayong ideya kung sakaling mag-aalaga kayo ng isang American Bully. Maraming salamat sa panonood.